Hello everyone! Good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. And welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, so ayan guys, at umpisahan na po nating itanim itong ating mga halaman na free po sa atin ni Ma'am Maymay. So ayan guys, at kanina po ay nakabili po ako ng hanging pot. So dito po natin sila itatanim sa ating hanging pot. At gumawa din po ako ng soil mix. So ito po guys ay 50% rizal and 50% compost. So ayan guys, at konti lang po yung soil na atin pong ilagay dito sa ating pot dahil kailangan po lightweight at saka konting soil lang po dapat yung ating or nakatanim itong ating mga halaman dahil dito po sa aming location ay lagi pa pong umuulan, so kailangan will drain at saka dapat madali pong ma-dry yung soil ng ating mga halaman. So ayan guys, so first po nating naitanim itong ating mga kalankawi. Ayan, at yung ating aeonium, pinag-isa ko na po sila dito sa ating pot or hanging pot dahil kailangan po guys, meron po silang kasamang magsipsip po ng water dito, pag time po na diligan natin sila dahil hindi pa po natin sure kung kailan pa po yung low pressure dito sa ating location. So ayan, at ayan, nilagay ko po dito si yung ating sinman. So ayan guys, gusto ko kasing dito na pot, medyo na siya, yung mga mother plant, medyo matataas na po na succulent. So ayan, at kung stable na sila guys, if magiging stable na sila ay pwede na po natin silang ipropagate. So ayan, at dagdag lang po tayo ng konting soil. Maganda po itong mga halaman natin guys dahil na sila matataas, then mga ilang weeks lang siguro ay pwede na natin silang ipropagate. So ayan, at gusto kong paramihin itong ating mga succulent dahil ang ganda nila guys, kahit first time po natin magkaroon ng ganitong klaseng halaman. So ayan guys, yung ating first pot, hanging pot, ayan, napakaganda at medyo na sila guys, malago na silang tingnan. Ayan, yung ating second pot. So dito naman po ay ayan pa rin, at naglagay po tayo ng konting soil. So ayan, naisipan ko pong ilagay dito yung ating napakagandang kalankawi. Ito po yung ating walking kalankawi. Ayan, napakalaki niya guys, parang agave. Agave, ayan, napakalaki. At saka na siya, bumuka na siya talaga. And then pinag-isa ko lang siya dito dahil ayan, medyo malaki. Siguro lumalaki pa to ng todo or ng sobra. Ayan, at okay naman po siya sa hanging pot. At eto guys, yung ating napakagandang flapjack. So ito po yung naripat natin guys dito sa ating pot para sa ating vertical wall. Ayan guys, at naisipan ko siyang ilipat dito sa ating hanging pot dahil medyo na siya, malaki na siya guys. And then maganda po siyang itanim dito sa ating hanging pot para naman po, parang presentable naman po siyang tingnan. Ayan, at meron na siyang baby. Ayan guys, medyo lumalabas na yung dahon ng kanyang baby. Ayan Then gusto ko tong flapjack kasi siya guys, hindi siya mahirap alagaan. Ilagay mo lang siya sa full sun, maganda siya, at medyo siya, yung dahon niya ay namumula. Itong ating flapjack ay green lang siya guys dahil kulang po siya ng araw. So kailangan po ilagay po natin siya sa morning hanggang afternoon full sun para maging mamula po. Mamula yung kaniyang mga dahon. So ito naman po ay green, light blue. Ayan, at saka ang daming farina guys. At hindi po siya mahilig sa water, so hayaan lang po at kailangan ilagay lang po natin siya sa
well-drained na soil mix. So, ayan, yung ating napakagandang flapjack. Napakalaki niya, guys. So, ayan po, yung next natin ay naisipan ko itong ating... Nalilito ako dito, guys, sa ating Harry Watson. Para siyang Dusty Rose or Gypsy. Kasi yung ano niya, yung kulay niya at saka forma ng kaniyang ano, dahon. Ayan, oh, ang ganda. Sobrang ganda at saka lumabas yung pagkaano niya, oh, pink. May pagka ano, meron siyang may pagka pink na ano na color doon sa kaniyang ayan, oh, sa mga dahon niya, guys. Ayan, medyo ano, ma-pink or ma-purple ang kaniyang mga dahon. Ayan. Then, heto din yung ating napakagandang pink mini bell. Ayan, pink or red. Parang pink kasi siya, guys, yung ano, yung kulay niya. Ayan, oh, medyo green. Then, sa ano dulo ay may pagka-pink. So, ayan, at dito ko siya itinanim dahil lagay natin siya sa ano sa ating vertical wall kasama itong ating napakagandang kalanchoe. Parang ano siya, guys, variegated. Ayan, white yung edge niya, then may pagka gray or green, blue yung kaniyang mga dahon. Ayan, napakaganda at saka itong ating napakagandang hybrid na Moonstone, ayan, gusto ko silang itabi, guys, dahil heto sila, yung tatlo nating succulent ay mahilig sa sunlight. Gusto nila ng full sun. So, ayan, at ilagay natin sila sa full sun kung saan makaka-receive sila ng, or sa area kung saan makaka-receive sila ng mataas-taas na ano sunlight. So, kailangan, ano, bigyan natin sila ng 6 to 7 hours na sunlight. So, ayan, guys, yung ating mga succulent. At heto po yung ating napakagandang blue cloud. Ayan, guys, napakaganda. At saka, ang laki niya. Ang laki niya, ano na siya, oh. Yung occupy na niya yung ating pot dito sa ano sa side. Then, yung itatabi ko sa kanya ay yung ating napakagandang parang haji. So, ayan, napakaganda nilang tingnan, guys. Ayan, blue at saka ma-pink na ano, socket. Then, yung ating napakagandang madiba. Ayan, guys, at itatabi ko sila ng, sa ating, ano, parang, hindi ko alam yung ID nito, para siyang si shooting star na black. Ayan, napakaganda. Yan, oh, ang ganda ni madiba na ano na siya, nagpipink. Ayan. And then, yung ating napakagandang crested Luella. Hindi ko sure yung ID, parang ano, crested Luella. Basta crested siya, guys. Ayan, napakaganda. At saka, ang ano ko, guys, yung soil na ginamit natin dito sa ating mga succulent ay sobrang dry. Dry po yung soil natin dahil iwasan po nating magka-mushy yung ating mga succulent dahil ano pa sila, guys, bagong dating from Benguet. Bagong dating sila kahapon lang and then itinanim natin ngayon. So, kailangan dry na dry po yung soil na gagamitin natin sa ating mga succulent. So, ayan yung ating mga itinanim dito sa ating pot. So, ayan, guys, yung ating crested Luella. Meron tayong Nevada at saka yung ating Haworthia limifolia. Ayan, guys, napakaganda nilang tingnan, oh, colorful. And then, wag po nating diligan agad yung ating mga succulent pagbago pong tanim, guys, dahil ayan, iwasan po nating magka-root rot, magka-fungus yung ating mga succulent at saka maglalagas po yan, guys, pag binasa natin yung soil ng ating mga halaman. Then, after po natin silang itanim, huwag po natin ilagay kaagad doon sa ano sa initan. So kailangan ilagay lang po natin siya sa shaded na area kung saan makakuha lang po siya ng konting ano lang araw and then huwag po muna nating i-expose sa rain and shine. So kailangan dry muna yung soil ng ating mga halaman, then siguro mga ano na pag meron na po na, tayo nakikitang roots dito sa ating mga succulent, saka po natin sila bigyan ng water at saka i-expose po natin siya
dahan-dahan lang po natin silang i-expose sa rain and shine. Ayan, at magdadagdag po tayo ng konting soil dito sa ating mga succulents. So, ayan guys, sinama ko na si Tito Van, si Sedum Aurora, yung ating campfire, at saka yung ating napakagandang Purple Delight, o hindi ko po sure yung ID na si Mrs. Richard or si Gypsy. Ayan guys, napakaganda at saka napaka-colorful ng kanilang mga dahon. Ayan, yung ating napakagandang succulent. So ito yung ating Sedum Aurora guys, ay talagang yan talaga yung ating nakalagay sa ating wishlist. So, ayan, at nagkaroon na po tayo ng Sedum. Ayan sila, guys. Ayan yung ating mga succulent na naitanim dito sa ating pot para ito sa ating vertical wall. So, ayan, at nagpropagate po tayo through leaf. Ayan yung ating mga leaf propagation. Ayan sila, guys, yung ating mga succulent from Binggit. So, ayan, thank you po sa ating napaka bait na seller, si Mamay May. So, ayan na po yung ating mga succulent, Mamay May. Nakatalim na po sila. At ito na po yung ating mga succulent na tinanim natin sa ating hanging pot. So, ayan guys. At ayan yung ating, heto yung dati ko nang naitanim na flapjack. Heto din yung ating bagong flapjack. So, ayan guys, yung ating mga succulent, mga kalankawi. Ayan, dyan ko muna sila nilagay para hindi muna sila dapat expose sa rain and shine. So, kailan shaded lang po yung paglalagyan natin sa kanila, guys. Then, dapat safe naman po yung pinaglalagyan natin ng ating mga hanging succulent, guys. Dahil hindi naman po sila maulanan dyan na area. Ayan. At maganda po yung air circulation dyan sa kanilang area. At heto na po guys, yung ating napakagandang string of hearts. Ayan guys. At nakainom na po siya ng water dahil binabad po ako po siya kagabi. Ayan, at medyo lumalabas yung kanyang mga roots. Ayan guys, stable na po yung ating succulent. So ayan, medyo nakakita ako ng parang meron siyang bulb. Ayan And then doon sa may lupa, meron din tayong nakitang mga bulb. Siguro yan yung pinakapuno niya po. Ayan, yung ating string of hearts, napakaganda. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Sana po ay nasiyahan po kayo. At gusto ko pong magpasalamat sa ating napakabait na seller, si Ma'am Maymay. Maraming salamat po sa inyong pa-free na succulent. So ayan na po silang lahat. So papasalamat din po ako sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe sa ating YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod nating video.